Welcome back po. And it was going to be our final match dito po sa CFSPH Masters Fall Season 2023. Once again, ako ulit si R2G and ito ulit si Aaron, and we're going to give you the final bakbakan natin ngayong gabi between the two grand finalists of last summer season's final. It is Pacific Macta versus Team Random. And Aaron, kailangan pa ba natin ng introduction dito sa Team of Pacific Macta? Kumbaga, hindi na eh. Alam na natin na kilala at kilala na talaga sila. Pero syempre, gusto ko pa rin na mapakita natin sa mga viewers natin, sa mga bagong viewers natin na patuloy na pumapasok sa ating live stream broadcast dyan sa Facebook. Paniguraduhin yung nakasuporta kayo sa lahat ng mga teams, especially sa mga favorite nyo ring mga idol na players and sa mga teams na inyong nasubaybayan kanina. Again, yes, sir. Napakahaba na itong gabi na ito. Panigurado, dito nating makikita yung pinaka top tier na teams na magsasalpukan at magkakaalaman nga kung ano nga ba yung pinaka tinatago nilang lakas. Syempre, ngayon muli silang magkikita, panigurado, new set of playstyle yung pwede nilang i-adapt. Yes, definitely. Especially two teams na recently nakaka-compete lang nila internationally, yeah, against teams like AG, yung world champion, Baisha Gaming, Karahouse 2L, Ranking Esports, lahat na yan, they have experience fighting against these teams, kanang China, Vietnam, and yung mga top teams dito for the game of Crossfire. With that being said, no, tingnan natin ang team introduction ng Team Random. At ayan na nga po ang team of Team Random, Team Ghost Kid, Eevee, Tins, Owing King, 4WD, at yung substitute player nila na si Euro. Alam mo ba, Aaron, nung nagsimula sila dito sa Crossfire Summer Season, wala silang jersey. Wala silang experience as like a team, as a Crossfire team. They had experiences before in a different game, but apart from that, they had no experience in Crossfire, yeah, as a full-blown team. Kaya nung pumasok sila dito, underdog sila, wild card sila. Pero once na nakuha na sila, pero once na na-pick up na nila, they made it all the way to the grand finals. At grabe naman yung experience na yun, 'di ba? From nothing to everything against a team like Pacific Macta, at ito ang team introduction nila. At abay, nakakatuwa ang poses ng ginagawa ng Pacific Macta. Alam mo, they are just full of positivity, no, Aaron? Yeah, definitely. Napaka angas ng mga nagiging datingan dito. Ng mga posing nila, yung mga pagturo, yung mga parang kala mo si Naruto. And definitely, yung knuckles na talagang angas. Nung nagiging datingan yung mga flex. And yung isa parang parang crane pose. Pero yeah, snake pose yan. So ayan, ito nga si kailangan pa ba to ng introduction? Sige, bibigyan ka na din. ZYK yung kanilang leader, si Justin, si Alden yung tinatawag kong Terminator, si MBA the Clutcher, and Revenge yung second na Terminator, this time with an AWM, yung substitute player na nila na si King, na may tatlong G sa pangalan, pare. And, yeah. G. Game talaga sila. So, if we are going to give this team an name, sila talaga yung number one team dito sa Pilipinas. Ito naman yung ban and picks
po natin. Mexico po, banned. I'm pretty sure galing yan sa team ng Pacific Macta. They don't want to play that against a team like Team Random. Eagle Eye, banned by Team Random. Black Widow, first pick galing sa team, galing sa side ng, I believe, Team Random pick to, no? Okay, yeah, that makes sense. Okay, yeah. Susunod, Ankara, Pacific Macta naman ang pumili. At yung decider map is sub-base. So, napakaganda na, yun yung mga na-pick off nila and yung mga na-ban dito on the side of both teams. Especially, parang nakikita natin yung mga transition kasi ng mga teams natin here at the PH. Parang napaka daming pick ng isang Ankara map, Black Widow. Ito yung mga top tier picks ata dito sa PH na parang nakita rin natin simula ng match number 1 or yung series number 1 natin na dito sa dalawang mapa na to, parang ni isa dito parang hindi pa ata natin nakita ng ano eh. Ano ba? Na parang hindi pa siya na-ban, kumbaga. Yeah, that's fair. Yeah, it's always Ankara or Compound. Pero ito masabi ko. For Team Random, pagpili nila ng Black Widow, smart yun sa ano eh, sa face nila. Kasi, ba't ganun? Black Widow kasi, sinasabi nating mapa ng Pinas kasi lahat ng tao alam yung Black Widow. Uh-huh. So, in terms of knowledge dun sa mapang yun, fair ground sila. So, if there's any chance na pwede manalo ang Team Random against Pacific Macta, it is in a map like Black Widow. So, sinasabi nila, okay guys, ito gagawin natin. Pumili tayo ng Black Widow, panoorin natin yung mga matches ng Pacific Macta dun sa Black Widow, and let's play it out. Kasi tayo, sino ba naman di nakakaalam dyan sa Black Widow na yan? Lahat tayo nakakaalam sa Black Widow. And with that being said, oo, di ba? May planan tayo dito. With that, let's just try to counterplay kung ano man ginagawa ng Pacific Macta dito. At feeling ko, yun ang gustong gawin ng Team Random dito sa mapang to. But, yeah, definitely. Yeah, but that yun being said, yung parang kailangan nilang i-workout. Yes, pinili ito ng Team Random. Alam nila kung paano pwedeng or alam nila kung paano i-gamitin and maximize kung anong meron dito sa mapa na to. Alam nila kung paano nga ba mag-transition or magkaroon ng magandang play up against the side of Pacific Macta na alam naman natin, yes, alam natin ang Pacific Macta intense kung intense lumaban. Yes, sir. In terms of their gunfight, yung strategy nila kakaiba. Ngayon, makikita natin paano nga ba yung magiging pacing na itong laban na to. Passive versus passive ba? Aggressive versus passive or aggressive versus aggressive team fight? Yun yung pwede nating makita ang possibilities on to this match. Pero syempre, last match to, ito yung pinaka, kumbaga, blockbuster na pwedeng mapanood ngayong gabi. Ito, masasabi ko, the biggest difference between Pacific Macta and Team Random, at least sa last time ko nakita, is yung Pacific Macta, pagdating sa kanilang mid-round calls, pag, sige, tanggalin mo lahat ng strategy na isip na yung mga set plays na iniisip, yung mga lineups, tanggalin mo lahat yan. Pagdating sa mid-round, at it all comes down to ano yung decision mo, ano mangyayari dito, Pacific Macta, they absolutely leveled up ever since the last time that we've seen them, especially na panood ko yung ano yung grand fight, yung parang summer na championship. Nako, Pacific Macta, they have definitely leveled up, and if Team Random does not alam mo yun, keep up with the mid-round shot calling na ginagawa ng Pacific Macta, then madadali sila. Okay, magandang simula dito para sa side ng Team Random. Owen King ang una nakaharap ng pitas kun kay Justin. Nakaharap din siya ng dalawa, nahulog na din. Itong si MVA, dahil na popcorn siya ni 4WD. Great adjustments na ginagawa dito ng Team Random. Maganda ang initial strat na ginagawa nila dito. At ito yung sinasabi natin, pagdating dito sa mapang to, it's anyone's game. Mapa ng Pinas. Pero si ZYK, bumabawi. Pero Tins, na-shutdown. Isa na lang dito, si Revenge. Revenge. Tignan natin ngayon kung ano nga ba yung gagawin niya on the side of Revenge. 3 versus 1. Makita natin, nasa kanya nga yung sniper. Yes. Okay. Nasa kanya rin yung C4. And if yung magiging time na mag-transition siya, dito sa may B site na kung saan isang player yung nagbabantay, which is the side of Tin. So Tin's with a low 1 HP, pinakakailangan niya dito is to know the area kung saan pwede magplant, saan nga ba pwede maglaro para maiwasan
yung mga possible outcomes. So, kailangan niyang i-plant dito in order for them to have this playstyle. Pero ito, tumalo na nga. Ghost Kid pa rin ang makakuha ng kill and a defusal para dito sa C4. Nag-iba na pala itong pangalan si Ghost Kid. Ah. Ghost Kid is used to just named Ghosted. Ngayon, Ghost Kid na siya. So, okay, iba na din. Nakita ko din yung pag-iba ng roster change. Mayroon din si 4WD na dati, I believe, was not in the original roster ng Team Random. So, that's different. Muntik na makahanap ng pitas dun si Ghosted kay Aldrin. Pero tumagos. Half-life na lang din to si Aldrin. What a great initial start off, at least, para sa side ng Team Random. Definitely. Since sila nakakuha ng first round. Wow. Sila okay. Ngayon nakakuha ng first round. So, I think, sabi mo nga, nagpalit ng mga IGN, nagpalit rin ng isang player. I think this is gonna be a good factor para dito sa Team Random. Mm-hmm. And Pacific Macta ngayon, falling low yung mga players nila at mukhang buhay pa rin yung HP coming from the side of Team Random. Especially, nakikita natin, nag-hold sila ng angles pero parang yung pag-hold nila ng angles dito is mas maganda in terms of the passive play na pinapakita ngayon ng Pacific Macta. Okay. Maganda na nga, Eevee. Mukhang gustong lumande dito sa bridge area pero pag-push na dito, it's gonna be a big mistake. Isang pagkakamali kasi ikay mapipitas ng player ng pangalan ay MVA. Hulog na. Now ngayon, ang advantage, mabubumunta sana sa Pacific Macta but 4WD gets a trade-off si Revenge din. Kanyang sniper, tinatamaan niya. 4v3 situation naman siya ngayon. Yo! Revenge! Delikado to. Hindi ka na yun para kay Revenge and Teens on the side of Team Random. Ghost Kid, Owen King, buhay pa rin naman at hindi pa rin sila nagiging pulado. Yeah. So right now, ang side ng Pacific Macta, what will be the plan? Mukhang nagkaroon ng pagbomba at granada na kanilang ibinabato. Justin and Tins nagkaroon ng sagutan up against the side of ZYK. Ito na nga ba yung magandang strategy. The strategy will go in on the side of Revenge. But right now, PM, Pacific Macta, securing that round. Pacific Macta, again, when it comes to those mid-round calls, magandang awareness nila to just instantly find the defrag. Kahit isa ang nahulog, di na lang ipapalipas. Isa lang ang mahulog, they'll always try to find for the trade. And look at this. Aggression galing kay Eevee. Hinaglaban sila ni Justin dyan sa bridge at siya yung nagwagi. The smoke also denies the information. B-side is completely under the control of Team Random. Maganda ang strategy nila dito sa early goings ng round na to. Yung C4, nababa dito. But Team Random is just gonna leave B. Sabi nila, okay, nagtapon kami ng smoke dito. Hold ng isang tao dito. Kayo na bahala. You guys go to a different site. So with that, maganda ang pressure na ginawa dito ng Team Random dyan sa B area pa lang. Ang daming kailangan kunin na space tong Pacific Macta sa B if ever they want to commit to it. Definitely. Ito yung pinaka-crucial way on how will they get some kills. Paano nga ba sila makakuha ng frag kills? Pero syempre, 1-1 yung kanilang kailangan na kunin na pick-off. Huwag silang kukuha ng nothing trade na napakadelikado yon with a flick on the side of Ghost Kid. Panigurado, hindi nagko-connect. Trying to get some information but unfortunately, na-smoke out pa rin siya. Slowly but surely, trying to sneak out onto the A-short. Ito na nga ba yung playstyle na gagawin dito ni Aldrin? What's up? Ito na si Aldrin. Mukhang susukod. Owen King ngayon. Mukhang delikado. What? Mukhang pulado ngayon. 4WD taking it slow but steady. ZYK. Last man standing. Para dito sa Pacific Macta. Ang galing talaga ng set trap na ginawa nila dun sa short. Ready sila. Actually, si Aldrin, ready din siya sa setup na yun eh. Ngayon, ZYK, kung may tao na kaya na mag-clutch neto, it's ZYK. Nako. Pero di niya alam na may tao sa short. Pero alam niya na may tao sa window. Pero nahulog ba din siya? Eevee nakahanap kay ZYK. At sabi niya, alam mo, okay lang ako namamatay dito. Napatay ko na yung
importante naman Macta. Panalo tayo. Oo. Ayun eh. Tama. Pero syempre, Pacific Macta ngayon patuloy na nagkakaroon ng problema up against the side of Team Ranto. Pero uy, munti ka na yung jump pick, munti ka na yung flick. Pero syempre, pins on the side of Random. Nice. Maganda very na nice naman yung pagpipick off nila. Revenge ngayon, pinahinga na on to this round. It's medyo nagkakaroon ng magandang opportunity on the side of Team Random na makakuha ng Ooh kills. Pero MBA with a headshot, securing the site ngayon sa may B site. At panigurado, they have now the upper hand para makontrol itong laban. Yeah, plant, bomb is planted suddenly. Pacific Macta, once again, pagdating dito sa mid-round calls, nag-react sila. Nakita na, limang tao ang nasa A-long at pumunta na sila B. And they just holding it down. Parang nagdedepensa na lang sila. Ayan na nga si Aldrin, ang Terminator. Naka-triple kill na po siya. And MBA off that pick-off dun sa B area. Nagbukas ng B site and just allowed a free plant para sa side ng Pacific Macta. Nagbukas ang mga pinto, pero syempre, may mga oportunidad pa rin naman na magbibigay ng magandang pag-asa para dito sa Team Random. 2-2 score pa rin naman, round number 5, may kita pa rin naman natin dito yung adjustment and the mindset going on to this game. Alam naman natin, Owen King of Angle, napakaganda ng pag-boost niya dun sa mga makikita mong pwedeng talunan ng mga obstacle or yung mga bagay dito, which is the boxes na meron ngayon dito sa Black Widow. Oh my God, basang-basa to ng Pacific Macta. Ilan ang member ng Team Random ang nasa B-side? Apat. Isa lang ang nag-hold dyan sa A. Yung Pacific Macta gustong pumunta dito sa A area, sa A hit. And there we go. The flashbang will trigger it. The smokes will be put down. And ito na nga ang execute ng gagawin ng Pacific Macta. Bang! Nakalabas, Eevee! Pinatay si ZYK. Nahuli yung C4 sa gitna ng daanan. Di pa kailangan pa nila ulit itong i-pick up. Si Revenge at si Alden, yung dalawang Terminator. Nagising na, nagsitapo na ng granada at na-plant na din ang bomba. 3-on-4 MBA nakatago dito sa ilalim ng window. Aldrin, headshot machine ang tawag sa kanya. Random, napakahirap ng sitwasyon nila. Ngayon, 20 seconds left on the clock. Justin finds one more and Macta secures another round there. Mm-hmm. Yeah, definitely. Nakasecure nga sila ng round na yun. Maganda yung mga discipline play coming from the side of Pacific Macta. Alam Napag- nila kung saan sila titingin, saan sila magbabantay ng angle. Ang importante dito, yung information na nag-gather nila is enough. Apat yung naging players coming from the side of Team Random doon sa may B-site. Oo. Isa lang yung nagbabantay sa A-site ngayon na parang reverse card yung nangyari. A-site naman yung apat na binabantayan, isa naman dito sa B-site. I don't like this setup from Team Random, sa totoo lang. Kasi Pacific Macta, all they need is just that information na kung mag-isa ka lang dyan, iaabuso nila yan. Ano yan na nga, MBA, nakahanap na naman ng unang pitas dyan sa B. Sure, sige, si Ghosted nahanap niya ZYK the Lurker, but that's fine kasi now they have the full information na B is clear and B site bomb is planted na para sa time ng Pacific Macta. Yeah, definitely. Nasa kanila na Ghost Kid with that AWM. Pero syempre, revenge! Getting the kill! AWM din. Grabe. Nagpapakilala yung mga AWM users. The sniper shot will connect and will get the kill on the side of Aldrin ngayon. The M4, the run and gun spray. Imposible pero posible na gumagana pa rin ito. And smooth transition niyon for the side of Pacific Macta in order for them to have this lead. Ito na ang Pacific Macta that we all know. Pagdating dito sa mid-round calls, actually, it's not even the mid-round calls, sa initial call-off pa lang. Pag nakakuha na sila ng information kung nasan ang Team Random, inaabuso nila and they are just able to take these sites libreng-libre. Mm-hmm. So, Pacific Macta with an amazing play na pinapakita nila ngayon. Just outclassing Team Random at the moment. Team Random, kailangan nila bumawi. Kailangan nilang bumawi para makabangon muli. Nandito pa rin naman si Ghost Kid na sana hindi na siya pumik. Eto na naman si Revenge na bumabawi. Gumugustong makabawi para sa kanilang koponan.
the side of team random na pick off, pero syempre meron pa rin silang sniper user for WD to get double this sniper. One parang nakikita natin double sniper setup yung ating nakikitang laban. Aldrin ngayon nakikipagbarilan kay Tins, magiging sapat kaya to or hindi? Eto na yon Tins, nagpapakilala siya. Bukas na bukas yung Edo. At tingnan mo ba naman kung saan ang mga member ng Pacific Makta ngayon. Papunta na sila dito sa A. Libre yung site. Free plant na naman sila. They are just gonna play the post plant. Perfect na perfect ang gagawin dito ng Pacific Makta. There goes the plant. And patapon na lang to ng utility. And there we go. 36 seconds on the clock. It's the retake situation with the equal numbers. Team Random, ano na gagawin nila? Oh no, Evie! Evie with a 2K, ZYK answering it back, and there we go, a huge play para dito ang side ng Team Random, dahil dun si Evie ang naging sagot with that 2K secure. Okay, tama ka nga, dahil nga kay Evie, nakahanap sila ng opening para sa retake. Makta falls in that round. Ngayon, Team Random, isa na lang ang agwat dito sa round difference. Okay, Team Random, napapakita ng laban dito. Hold it out. Sniper battle na mangyayari dito, I think. But hindi, si Owen King pala ang nag-hold dito. Kasama niya si Ghost Kid. Sige, revenge. Ito na yun. Ito na, sniper tingin versus sniper battle. Owen King. Just to the left. Ghost Sige. Kid. Tingin lang. Tama ba yung timing? Tatlo na nagbabantay dito sa may A site. Pero yung bomba, nasa kanilang base pa rin naman. Owen King, slowly trying to have some information. Pero I think nasa short kasi siya nakatingin. Kaya hindi rin talaga siya magbabantay sa long. Crossfire yung ginagawa nila with each other. Kasama tong si Evie. So, fortunately, hindi ito papabor para kay Revenge na makakuha ng slight information. Pero tignan natin ngayon. Dahil si Owen King ay parang maganda yung information, and Ghost Kid, nakikita ngayon nila yung transition. Ito yung katawan! Tumama! Kay Ghost Kid din naman! Ghost Kid, nahulog. Revenge, slowly pushing na dito sa A-long area. Tapos may onteng pincer attack na pinapakita dito ng Pacific Makta para si Evie. Ang lakas ngayon ng Team Random. Pinapakita niya ang kanyang gilas. Justin, nandito sa mid. One-on-one for WD. Pero patuloy-tuloy pa din ang push nila dito papunta A-site. Owen King na iwan dito sa likod ng truck. Ma-expect ba na sila na may isa pa dyan na nakatago? Aldrin, Evie. Owen King. Aldrin, isa. Now, Owen King is on a one-on-one situation. Owen King, kamunti ka na yun. Pero Aldrin, securing that round. Last round tayo ngayon para dito sa half. 5-3 score. Malapit na malapit agad yung possibilities na ma-turn around to ng Team Random. Pwede. Because of the side of Evie, napaka-effective and efficient nung kanyang mga tutok. Siya yung nagdadala at nagbibigay buhay pa, especially Owen King with this 9 kills. Enough yan. Tama. Owen King, definitely. Talagang ever since the start, he's been one of the highlight players ng Team Random, and he's always been consistent. Never siya nagda-lag down. Palaging naghahanap siya ng mga frags sa kailangan niya. WD! Isang pixel lang ang nakita ni Revenge. Isang piso lang. At nakuha pa niya yung headshot golden. Parang yung ano lang eh, yung helmet lang yung nakita. Sabi, oy, helmet check. At ayun. Boom. Sa pool. One shot, one kill talaga. Revenge talaga. Nagpapakita kung bakit siya yung pinakamagaling na sniper dito sa Pilipinas. At tingnan mo naman yung call ng Pacific Makta. Pa-A sila. Walang tao nagbabantay dito. Makta again. Walang just binabasa nila. Nagbabantay talaga. Definitely a good answer na ating nakikita ngayon. Si Tins, Owen King, nagkakasagutan, nagkakaalaman. Pero syempre, yung mga bomba, yung mga bala, natatama ngayon sa kamay ni Ghost Kid. Si Justin na makakuha, pero si Revenge ay tutumba. Tins with a kill. And now, 3v3. Lahat sila, kompleto, rekado yung buhay. Pero unfortunately, si ZYK and Tins ngayon ang nagdadala at nagbibigay buhay para sa kupunan ng Team Random. Pero Evie, alam nila,
na pwede siyang ma-spot out dito. Naririnig yung pag-plant ng C4 pero ngayon, successful plant para sa kanila. Justin will fall down. Tins ngayon going for the 4K. MVA 2K last one going for this 3K. EV, let's see. But unfortunately, Mupika na. Enough yung time pero grabe yung kanyang naging output kill. Wow, Team Random. Making this game closer than it usually is. Kasi usually, last time sila naglaban, Team Random, Pacific Macta usually nagpapakita nun talaga sila ng lakas nila in that situation. And they would usually put this on a snowball type of lead. Pero ngayon, Team Random, lumalaban. Napakita nila yung experience na nakuha nila internationally. Di na na pinapasayang. Di na na pinapalipa. So, it is going into good hands. Switch sides naman sila ngayon. Team Random ang aatake dito sa blacklist side. Kung may luto naman silang strategy, pwede nilang gamitin. Oh, pwede. Diba? Pwede nilang let them cook, kumbaga. Let them cook, tama. Ayan natin sila magluto. Ayan rin natin sila gumalaw sa kanilang mga strategy. Magandang read to for the side of Team Random kasi mas malapit ngayon sila sa B-site na posibleng makita rin dito ng Pacific Macta yung good opening and good opportunity na pwedeng mapakita sa kanila ng Team Random. So, right now, let's see kung ano yung magiging final push and plan ng Team Random. As now, Pacific Macta, nag-aabang lang rin naman sila sa mga entry points dito sa may B-site. Mm-hmm. Nag-aabangan lang, lumabas ang Team Random. Walang flash pang atitapon niya dito. Ayan na nga. It will trigger the entry. There goes the flash. May granada din ang tinapon. Palabas na sila. First is EYK. Ilang beses na natin nakita siya sa ganyang sitwasyon. At siya'y nananalo. Palagi na lang. Every time I see him play, it is always this situation. Revenge. Kahit nakapistol, malakas. Patay na si Owen King. Iwan na lang mag-isa dito. And nahulog na din. 4-6. Pabor po sa Pacific Macta. Pabor na pabor yung naging position. ZYK with a huge play. Getting that 3K para makukuha rin ng definitely a good secure win. Ooh! And now, Revenge and Ghost Kid. Nagkakaalaman, tinitesting ngayon ni Ghost Kid. Kaya ko pa rin ba makipagsabayan kay Revenge? Parang malabo ngayon dito sa ating map 1 na shutdown agad siya, hindi man lang siya makasagot. Yes, nakakuha siya ng mga kill up against the side of Revenge kanina, pero ngayon parang consistent na hindi niya pinapalaro itong si Ghost Kid na maayos. Tama, Ghost Kid, pagdating sa sniper battle na yan, nalulugi against Revenge. And I don't blame him, si Revenge yan. He's called the Terminator for a reason. Usually, kasama naman ngayon si Aldrin, yung bodyguard naman niya. Yeah. So, dalawang Terminator sila. Now, back to a reset naman tong Team Random. Wala silang space na makukuha. Kumbaga, A-long lang. It is a good start para sa kanila for the really next seat to tapon. Na dito ng Granada, Percy Justin. Ang lalim na pala na nandyan sa short area. Ayun nga eh. Parang hindi na nila masyado na po-focus yung map. Mas pinaprioritize nila yung lineup na hindi nila chine-check na uy, baka nandun na yung kalaban. But right now, maganda yung timing. Maganda naman yung pagkuha ng information. Yes, passive play ang side ng Team Random kasi pinaka-importante ito sa lahat. Huwag nilang bigyan ng another point ang side ng Pacific Macta. If they want to prolong this one, kailangan lang nilang gawin yan. Kailangan lang rin nila makuha yung kills. Kailangan lang rin nilang tandaan yung mga reminders na natutunan nila on to the previous matches nitong dalawang kuponan na ito. Now, 3 versus 4. Hindi magko-connect yung first shot para dito kay Revenge. Pero yung pistol, tatama yan. Makakuha ng kill pero buhay pa rin naman siya. Si Tins, kukuha ng kill. Pero ngayon, kapasok ngayon sila sa side. Hindi ata yung magiging sapat, kaibigan. Wow. Nandito si Aldrin. Nandito rin si Tins. MBA and Aldrin. A clutch play nga ba yung may bibigay nila sa kanila. Enough yung time kaya for the side of Tins. Oh, nga, no, titignan eight natin. 8 seconds. Wala pa rin sa kanya yung C4. Wala siyang enough time. And now, they will push and go for the kill. But unfortunately, walang oras. Pacific Macta playing it smart there. MBA,
he had the potential to always just peek that out and just kill, to just kill Tins. Pero sabi daw niya, ano ba? Bakit ba? Kailangan ko ba? Just play time, di ba? Hold it here and just wait him out. And it is a perfect play galing sa Pacific Macta. Ngayon, nagpapakita sila kung ba't sila ang number one team as of right now. Team Random, I want to see them show up. Gusto ko makita ang kanilang mid-round calls. Mag-level up. Sniper battle dito sa mid. Ghost Kid! Mwede niya i-pick niyan si Aldrin. And Revenge is now peeking out here. Ako po. This might be advantageous para kay Revenge. Pero holding out lang. Ayaw daw lang humahaban dyan sa window. Sa short daw ang kanyang laban. Ito yung magiging laban niya. Now, trying to re-pick. Okay. Trying to get some information. That information lamang yung pinakailangan niya dito. Pero Teens, huge impact. 12 kills. Pero 4WD, 2 kills pa lang. And syempre, Ghost Kid. Dahil na shutdown talaga sila. Justin and the rest of the squad of Pacific Macta. Eto na naman sila. They are being aggressive up against the side of Team Random. Kung saan, yung kinakalaban lamang nila, kumbaga, kayang-kaya nila. Yun yung pinapatunayan nila. Yun pa rin yung pinapakita nilang mentality up against the side of Team Random. Pero ngayon, ZYK, medyo nananahimik sa ating laban. Hindi gaano naging effective or hindi siya nagiging explosive in terms of his play. Pero syempre, makikita pa natin yan mamaya kasi siya yung nagbigay ng susi dun sa may Bravo side. Ngayon, MVA, makikita natin yung mga ulo nila and the side of Justin na mukhang maganda yung sagutan ni Aldrin. Ayun yung nakita nila, ayun rin yung pinakaayaw dito kung ikaw ang Team Random kasi si Ghost Kid na lang yung natitira ngayon. Yeah, Revenge, nahanap niya yung quick off. Pero Sniper versus Sniper, in this case, pistula na lang ang mangyayari at magwawagi dyan si Revenge Pacific Macta. Isa pang round ang nakuha nila dito. Definitely, isang round pa ang nakuha nila. They want to have this play na para bang hindi na natin pagbibigyan pa. Kahit sabihin na natin, Team Random pick tong yung mapa na to. Owen but King. Right now, Owen King, nakasagot na magandang kill up against the side of Revenge. Pero si Ghost Kid, non-stop pa. Napatuloy, sinashutdown every round na hindi man lang niya maramdaman na naglalaro siya ngayon sa map 1. Nakakatuwa no, si Owen King, nag-sniper na din, sabi niya. Sige, ako din bahala sa kanya. Tapos akala mo, nung goods ka na, namatay ka pa ulit. So, Owen King, with right now, nagpapakita siya ng performance for his team. A Ghost Kid, unfortunately, medyo kulang ng onte. So, he really need to step up. MVA, nakatago dito sa off-angle, dyan sa boxes, sa B-lobby. And they should be aware of it, Team Random. Especially pag nag-flash sila. 4WD, okay, nahanap si Justin. Pero 3-on-3 situation pa din. MVA, bumaba dito sa box. Gusto ba niya mag-push palabas dito sa B-lobby? Mukhang hindi. Eevee, hawak ng C4. Ayaw pa niya umalis dito sa Bravo site. Holding lang daw po siya. Pero it is a possibility pa din for the team of Random. Ooh, onting labanan na nangyari dito. Ooh. MVA na hulog, pinarusahan. Si MVA, Tins, great pick-off. Magandang call dito sana sa team side ng Team Random kung nag-rotate na sila. All the way to the other side of A. Pero hindi, tutuloy pa din nila ang B hit. Aldrin nahulog na din and Owen King picks it up. Hindi na nagpapa-match point to. 5-8 ang score. Tatlo na lang din ang agwat dito. So, it's not as far as it should be or not as far as people think. Ayaw talaga nilang paramdam on the side of Team Random na nagkakaroon sila ng shortage. Dahil dyan, yes, nakakahabol pa rin sila. Nananalo sila sa gunfight. Tins getting that kill. MVA. And again, Tins with a 2K. Eto na siya. Online na siya. Ibibigay niya na lahat ng effort niya. Malaaris yung nagiging galawan niya. The hero from the side of Team Random. But right now, Tins with a 3K. Going for the 4K. But unfortunately, kailangan niya mag-reload. Justin versus Ghost Kid. Anong nangyayari doon? Tumatalon lahat ng tao na mag-isa-isa. Sabi niya, okay, dito ako. Mag-isa-isa sila. And ito, yung C4, wala sa kamay ni Ghost Kid. At alam ni Justin kung nasan ang C4.
alam ni Justin, definitely. Eto na kaya yung advantage para kay Justin na i-hold lamang yung C4. Huwag nang bigyan ng chance dito si Ghost Kid. Kasi looking at it, kung makikita natin, sabihin na natin, 1/4 pa lang ng naging laban. Yun yung pinakamahabang laban or nilaro dito ni Ghost Kid in terms of this pick-off. Pero syempre, timing. Timing is the key. Yung information na meron, what? But the flick! Sabi ni Ghost Kid, lalaro naman ako. Ipapakita ko kung sino talaga ako. Kung may replay man dito, gusto ko makita yung kill na yon sa POV ni Ghost Kid. Kasi yung flick na yon, nah, that is... Grabe yun, ha? Napakabilis eh, no? Hospital flick ang tawag natin dyan. Nakakasira yan ng wrist. Ang tinde. A short. Gustong kunin. Team Random. Palabas na. Tuloy-tuloy. Buhos. Sabi nila, Aldrin. Nag-hold. Eevee. Tinigilan. Papasok. Space. Taken. Revenge. Next. Backing out. Respect daw nila ang AWM. 4WD. Nag-hold ng flank. Walang makita. Backing out. May isang tao dito sa long. Potential to create pressure. Pero takot pa din sa AWM ni Revenge. MBA holding mid-door as may rotation na nangyari dito. Ghost Kid, hawak ng AWM. Hinihintay si Revenge. Alam niya kung nasan siya. Holding it out. Making sure. Trying to get the pick-off. Nakita siya ng pixel. Pero hindi niya tinuloy. Backing hindi out. Tinuloy. Back to a reset. Reset for the side of Pacific Macta. Dahil andito na sila eh. Mm-mm. They need to secure 2 rounds lang in order for them to have this win. But right now, si Revenge and the side of Ghost Kid. Nagkakalaman sila. But right now, Ghost Kid proving them wrong. MBA ngayon, unfortunately, pangit yung kanyang nagiging space and yung play niya. Si Ghost Kid enjoying the play na binibigay ngayon sa kanya ng Pacific Macta. Team Random, possible trade to and a wonderful OT kaya yung pwede nating pang makita. Tingnan natin. This is the closest that Team Random has ever been to beating Pacific Macta. So, totoo lang, ha? Based off history, based off the statistics, yan ang naman sabi ko. And kung nagawa ito ng Team Random, we truly say na they have been a way better team nung una natin nakita sila. Okay, Revenge, nakatago sa likod ng box. Owen King, nagbabantay sana. Revenge, nag-hold ng napakatinding angulo na to. Pinagbabawalan, pumasok sa site. Nagbabawalan. Pero tignan natin yung pagbabawal nila kung magiging sapat ba yung reminders na kailangan nilang i-consider. Now, the side of Team Random, yes, posibleng mahirapan sila, posibleng magkaroon sila ng downfall kasi once na maganda yung rotation at maging maganda rin yung timing para sa side ng Team Random, definitely this is the game na kanilang hinihintay. Ooh. Katulad nun, Ghost Kid getting that kill with that AWM kay Revenge. May isang nakatambay din sa mid para sa side ng Pacific Macta. Ayaw niya ipalipas tong mga miyembro ng Random. Ilan ang makukuha niya? Yan ang totoong tanong. Pero may lurking. Tatlo ang nagpa-flank galing sa side ng Pacific Macta. Nag-rotate na to spawn ang team ng Random. Pero alam nila kung saan sila pupunta. May isa pa na iwan dito. At si ZYK, ilan ang makukuha mo? Wala! Kasi 8-8 na ngayon ang score. Somehow, tied game po tayo ngayon between Team Random and Pacific Macta. Tied ball game, definitely 8-8 score. Pacific Macta, parang di na sila makasado nakagalaw dahil nandun si Teens. Nandito na rin naman si Revenge na bumabawi na rin on the side of Eevee. Alam natin si Eevee, yes, mataas yung potential kill niya. Maganda yung nagiging ambag niya sa kanyang team. Pero ngayon, tahimik lang muna siya dahil si Owen King nandito siya para i-back up with 20 kills, 19 kills para naman dito kay Teens. 20 kills na nga pala to si Owen King, no, buhay na buhay talaga siya. Okay, agresibo ang ginawa ni Justin dito sa woods area sa papuntang A short, holding up that angle. That's really good. At least he gets the information kung saan papunta ang mga miyembro ng Team Random. Pwede niya gamitin yung footsteps as a reference. But holding out pa rin tong si Justin. Back in mid ulit ang gusto nang gawin.
Justin, nakabantay. Justin, nakahuli ng isa. C4? C4, bomb drop, oo. Pwede na lang nito i-hold. Hindi na kailangan. Ipatuloy-tuloy pa, lalo. 4WD, nakahanap. Aldrin, with the trade. 3-on-2, Ghost Kid. Tins, rather. Susunod na laban. Pero wala siyang nahanap. Okay? It's just holding it down, revenge. No, dito sa long. A short. Aldrin na may hawak. Granada, tinapon. Wala nahanap. And now yung C4, mukhang papunta na siya dito sa B area. Ghost Kid, gumawa lang ng onting ingay. Gumawa ng noise lang as a distraction para pumunta. Ang member kasama niya din sa B, pero hindi eh. Pabalik sila dito sa A at alam ni MVA kung saan sila pupunta. So this A hit, basang-basa to ng Pacific Macta. It'll all come down to kung matatamaan ba to ni Ghost Kid ang shot na to against Aldrin na nakatambay sa A short. 20 seconds left. Dapat kaya to. Ayun na nga, na-pick off na nga si Ghost Kid. They want more. They want Tins. And there we go. Enough is enough. They will defuse this one. And this might be a match point for the map 1 dito sa ating laban, Black Widow. Match point na nga to para sa team ng Pacific Macta. 9 points. Okay, isa na lang po ang kailangan nila para panalo sila dito sa mapang to, which is Team Random's map pick. And that's gotta be bad kung ikaw ang team ng Team Random. Tatapon na sila ng Granada dito, ng utility, dito sa A-long. Hindi nila pinapa-peak ang tao na nakatambay dyan. Hold lang daw, sabi niya. Okay, maganda sana ang shot ni Revenge, but unfortunately, does not land it. Okay, spread out pa naman din sila. Spread out talaga sila. Kailangan nilang magkaroon ng enough vision. Kasi, yes, if you have the enough vision, you know the winning condition din kahit papano ng inyong team. Kailangan nyo i-capitalize in order for you para sa isang team na makakuha ng mga kills. Kasi, syempre, if you have a kills para dito sa side ng Team Random, mas makakuha nyo yung OT para sa inyong team. Pero, pag na-pick off ng Pacific Macta, yung isa o dalawang players coming from the side of Team Random, parigurado magkakaroon ng change of play style yung side ng Team Random. They will go for a safe play or mas may hirapan sila kasi hindi rin sila makagalaw na maayos. Okay, well, the same team ng Team Random. Feeling ko masyadong matagal ang ginagawa nila dito. It's wasting a little bit of time. Pero mid, ang sabi nila, nakatutok dito si Justin. Nakahanap ng isa, si Aldrin din. Dalawa lang nahanap niya. Dalawa na lang ang naiwan para sa team ng Team Random. C4, wala pa sa kamay nila. Naiwan nila dito sa mid. Nakatambay pa dito Ghost si DYK. No HP. Has the potential, Mang Lason. Pero si Eevee, nakahanap. Ghost Kid, low HP nga. Eevee din, low HP. Tapon ng Granada, making sure they're not deep. Pero now, Random, kailangan nila gumawa ng move dito. Kailangan nila mag-push. Kahit ayaw nila, 29 seconds lang ang naiwan dito. They have to push this now. And ayun na nga, pag-push nila, handang-handa to si Aldrin. Next up is a sniper kay Ghost. Wala din siyang nahanap. And there we go. Pacific Macta, closest map 1, Black Widow. In a closer game than expected. Yeah. So, Team Random, nagpakita din ng laban. And Pacific Macta though, they ultimately get the win. Kala natin, the side of Team Random, this is gonna be the interesting one na kung saan magugulat rin nila yung kanilang kalaban, which is Pacific Macta. But right now, Pacific Macta, medyo nagkakaroon muna sila ng slow pacing in terms of their gameplay. Ayaw muna nilang magkaroon ng kampante na play. Gusto nila, step-by-step process, dahan-dahan natin to para makuha natin yung panalo. Ayun yung pinakita nila on to this game. And right now, nakita naman natin yung leadership coming from the side of ZYK. Yes, sir. And on the side of Revenge, nagkaroon sila ng fight between the side of Ghost Kid. Pero si Ghost Kid kasi parang nakabawi siya. Uh-oh. Kaya nakakuha sila ng magandang OT potential win on to that one. Pero syempre, hindi pa rin naman huli yung lahat para sa side ng Team Random. Yeah, well, Team Random, mas malakas na talaga na pinakita nila ever since last time na nakita natin sila. Last
matches that they had against Pacific Macta didn't look too good. 10-3, 10-4. And totoo lang, one-sided talaga siya. Ngayon, mas mahigpit siya. Maganda yon for Team Random. Ibig sabihin, they got better. Now, they need to level up even more. Yes, sir. Kung gusto nila talunin ang team of Pacific Macta. Tingnan man, yung ba naman tong highlights na to. May laban talaga ang team ng Random dito. But sometimes, there's D-Y-K, people like Owen short. King. Pero alam niya, sabay tao sa window, pero no, hulog pa rin. And we can give a highlight din dito sa TV na sing. Para sa kayaan na nga si Aldrin, ang third game. Napakaganda nung naging potential kit niya sa kanilang team. In addition to this, etong si 4WD, unfortunately, hindi nagkakaroon ng magandang play as of the map number 1 para sa kanilang game. Pero syempre, hindi pa rin naman liyan para makabawi at mapakita niya sa atin na yes, kaya kong makipagsabayan, kaya ko pa rin makipaglabanan up against the side of Pacific Macta. Pero 10-8 score for this map number 1, Black Widow. Pero syempre, map 2, the side of Pacific Macta, yeah, pa rin naman yung pick na yun. Ngayon, tama, Team Random kasi itong pumili na to. So, again, Angkara, panigurado makikita natin. Angkara, ito masabi ko, malakas tong mapa na to kung ikaw, kung ang team name mo ay Pacific Macta. It is one of their best maps, right next to Port. Mm-hmm. Port, even Subbase actually. So, Pacific Macta, I feel like wala sila masyadong holes. Kumpara naman dito sa mapang Black Widow. So, Pacific Macta, sa totoo lang, the way I see it, with this performance, the fact na nakuha sila ng sampo dito and not allowing Team Random to even go to overtime or even get them the chance na para mag-comeback. At Pacific Macta might just have won the series here. Kung hindi nag-level up tong Team Random na to to Pacific Macta's level sa susunod din ng laban. Kasi malapit na sila eh. Pero they just need that little bit of push. Unti na lang para mapa-level up nila. Siguro someone like 4WD mag-online na, mag-pop off or what, and then everyone in the team is parang tumatama sila ng kailangan ng tamaan. Kailangan na nilang mag-outstand. Mag-outperform na sila up against with each other on the side of Pacific Macta. Yes, nung unang map, may palag eh. May palag talaga. Pinapakita nila kung ano nga ba talagang strength nila up against the side of Pacific Macta. Parang naging equal yung fight eh. Totally equal yung fight. Totoo. Nagkakaroon lang talaga ng minimal errors na nakaka-capitalize talaga on to the side of Pacific Macta. And yun yung maganda sa Pacific Macta. Alam nila, once na nasa atin yung advantage, kunin na natin. Huwag na natin i-turn around to into a win para sa ating kalaban. Kasi kailangan natin i-hold lang. And playtime, naging crucial din kahit papano yung mga ganong moment on the side of Pacific Macta. And especially sa Team Random naman, ang pinakakailangan nila i-key point dito is to shut down the side of Revenge. Pag na-shut down si Revenge, siya rin kasi yung nagbibigay ng information kahit papano. Ayun yung magiging sagot, I think, on to this map. Yeah, but Angkara talaga, when I think of Angkara, I really think Pacific Macta is one of the better ones. Maganda yung mga defensive setup nila, especially pagdating sa global side. Nako, it is absolutely like masterclass. Mahirap siyang basahin. Pag gusto mo mag-execute sa A, mahirap. Kasi talagang planchado nila yung buong setup na yun. So, Team Random, kailangan nila somehow basagin tong depensa na to, especially the fact that Pacific Macta sila yung nag-una sa global risk. Very big advantage kung ikaw naglaro ng Angkara. Yeah. Big advantage, big knowledge din para kontrolin itong kuponan ng Team Random. Pero I think aside of Team Random and Pacific Macta, ilang beses na din kasi silang naglaban at nagdapat dito. Nakakasagot ang side ng Team Random, pero syempre, makikita ngayon natin yan. First round of the game, nakikita natin kung paano nga ba gagalaw ang Team Random up against the side of Pacific Macta dito sa map na to. Okay. May unting pressure na pinapakita dito sa A-Long. Pero it's not fully committed to it just yet. Now, backing out ang team ng Random dito sa A. Siguro nakaramdam na may tao dyan, na maraming tao. Hotel, bukas, pwedeng pasukin. Holding it out ang dito sa A-Long.
mag-sniper pa naman at ang pangalan niya ay si Revenge. Iniwan. Pabalik na din sila. Siguro kuha lang ng C4. And pumunta dyan? Totoo ba? Okay. Ayan, Owen King, nakahanap siya ng isa kay ZYK. Okay, magandang start yan para sa team side ng Team Random. Paano nila ito itutuloy-tuloy? Akyat daw dito, sabi ni Owen King. Pwede daw dumaan sa mid. Pwede daw. So now, it is a multitude of options. But since kulang sila ng player, may hirapan ang Pacific Mac na mag-hold dito. Random with a better chance to strike now more than ever. Mm-hmm. 1 minute on the clock. 1 minute definitely onto the clock. Buhay pa rin naman si Revenge para i-hold etong A side. Yung B side na kailangan nilang abangan, eh ayun rin yung pwedeng maging factor knowing nasa 2F ngayon si Aldrin. So enough vision yung pwede niya makita, pero tunnel side definitely a big factor to. Paano kaya nila dedepensahan to? Dahil may boost part to, kailangan mag-ingat-ingat dito ni Revenge. Kung gusto niyang mabigay, I think they will go for the 3-take. Ayaw nilang ipapick off para itong si Revenge. Kahit sabihin mong 1 HP na lang siya, kailangan pa rin nilang kailangan gawin yung mga snipe na yun. 1 HP, pero grabe pa rin yung kanyang nagiging galawan. Okay, nayon lang dito. 3-on-3. Wow! Owen King, Ghost Kid! Nakahanap, MBA, isa, Tins, Refrag, Owen King na iwan dito sa gitna ng mga boxes at nahulog na din siya. First point na pupunta, the team of Team Random. Bumabawi na din sila, Aaron. Nakakabawi sila, nakakabangon na sila. Definitely, Team Random. Ito yung naging transition nila nung unang laban ng map 1. Pero syempre, Ghost Kid, pinag-aralan niya yung mga spot na posibleng i-pick agad dito ni Revenge. A good thing, a good factor para dito sa kupanan ng Team Random. I think they will rush in to the A side para biglain at gulatin yung mga kupanan ngayon ng Pacific Macta. Hmm. Yan, back to the Ghost Kid, isa pa ang nahanap niya. Nawawala na mga miyembro ng Pacific Macta. Flashbang tinapon pero walang entry galing sa side ng Random. Ito, isa pang smoke ang tinapon. Flashbang as well. Hold. Hindi pa pinapalabas. Just holding onto it. Vents. Nakahold. Justin. Oh! Eevee! Nahanap niya si Aldrin. Huge and play talaga to para kay Eevee and Owen King with this position na pwedeng magbigay pa ng magandang space for the side of the Team Random. And Pacific Macta parang nahihirapan ngayon sila dahil sabihin na natin, yes, mapick nila to, parang pinaghandahan pa rin to ng Team Random. Yes, Justin getting that kill para dito kay Ghost Kid. Owen King with that objective, 1 versus 4. Medyo low HP na rin si Justin, pero tingnan natin kung posible niya pa rin makuha. Mahirap to. Mahirap to para kay Justin. Golden headshot, magandang simula, pero at this point, Team Random, mag-play together yan. At ayan, nakuha nila yung final kill, securing them a second round dito sa mapang to. Team Random. Yan na ba? Ito na ba? Hindi natin alam, pero parang ganito yung pattern nung map number 1. 2-0 yung nag-score on the side of Team Random. Pero nung umabot tayo ng ilang rounds, naging 3-2 score. So, pag nangyari yung ganung pattern, similar pattern na pinaparamdam dito ng Pacific Macta, panigurado, may kita nila yung advantage ng kanilang pinapakita ngayon sa ating lahat. Okay. Pero Pacific Macta ngayon, what will be the plan? Dahil A side yung gustong laruan ngayon ng global, Team Random. Global Risk holding na lang dito sa B side. May dalawang tao na nag-hold dito sa hotel. Gusto ata mag-bispit tong Team of Random, Team Random. Pero mahuhuli ba sila? Makakaroon ba ng impormasyon kung nasan sila? At tumatambay, isa sa ilalim ng bridge. Tumatago doon. Naghahanap ng tagos, pero walang mahanap. Ngayon, walking around, nakahold lang ng hotel. Wala pa din. Hindi pa rin makapasok itong team ng Team Random. Medyo hesitant sila. Nagdadalawang isip definitely.
etong Team Random. Pero Pacific Macta, chill lang tayo. Play for side tayo. Hintayin natin magbigay ng information yung kalaban dahil posibleng magkakaroon sila ng utility usage. Pero yun na nga, si Justin, hindi tatama yung mga spray niya, pero MVA with that kill, pero Owen King popping off dito sa ating laban. Ghost Kid at the side of revenge. Ito na naman yung greatest fight na ating pwedeng makita. But unfortunately, hindi pa rin natin yung makikita para sa side ng Pacific Pack. What is this na nakita ko ngayon? Team Random, nakatatlo sila dito. Napakalala na ito at Pacific Macta after a win na nakuha nila. Ngayon, parang nahuhulog na sila kasi Pacific Macta, tuko ko lang, revenge, walang nahanap dun sa shot na yun. Nadamay pa, nahulog pa sa kamay ni Owen King. My goodness, mid, tinitake na ng Team Random. Papush na dito, Aldrin loves to play this spot. Ilan ang makukuha niya? Usually, dalawa pa ang nakuha niya dyan sa spot na yan. So, let's see what happens. Tins, spray lang. Hanap lang ng tamang tagos ng bullets. Aldrin, nakatago. Ayan. C4, tinapon muna. Back to the default type of play ng gustong gawin tong Team Random. Hindi pa nakakuha ng win itong Team Random. No. Ay, on the side of Pacific Macta rather. So, Team Random fans, alam naman natin, ibang klase yung inyong napapakita on the side of Team Random. Pero Pacific Macta, parang kakaiba yung nagiging resulta ng gantong laban. 3-0 score, hindi natin to gano'n nakikita, lalong-lalo na this is the favorite pick of map para dito sa Pacific Macta. Yung PM na ngayon na nagkakaroon ng struggle on this one. Ito na nga yung window pick. Even na naman nagpa-pop off. Talagang hindi niya na pinapakwalan yung mga opportunity na pwedeng dumaan sa kanya. Owen King rather on to this one. Bomb. 7 kills. Bam has been planted ngayon. 4 versus 3. Making it a 1 versus 3. Tingnan natin kung kaya pa ba ni Justin etong gantong sitwasyon. But unfortunately, 4-0 ngayon. Maximum of 5-4 kung kakayanin ng Pacific Macta na ma-push forward to. Okay. Medyo nagugulat ako ngayon. Team Random naka-4 ang lead nila dito sa Pacific Macta. So far, wala talagang pinapakita dito sa rounds ito. Ghost Kid nakahanap dun kay Justin. Masamang start yan kung ikaw ay Pacific Macta. MVA, nag-hold dito sa smoke. Making sure na walang magpo-push out masyado. Sakto lang daw. Okay, holding it. Wala, 0K. Nakita niyo dun sa daanan. Backing out, Owen King ang magwawagi against ZYK. Tuloy-tuloy na din, NBA nakahanap siya ng isa. And now, 2-on-4! Revenge! Nakatago dito sa gate. Pero ilan pa ba makakuha mo? Nakapistol ka lang. Hindi mo linabas yung sniper mo. At nadamay na din siya. Ooh! Aldrin! The Terminator! Nagpapakita ng lakas! Excuse me, saan galing yun? Hindi ko din alam, pero may tinatago talagang lakas itong si Aldrin. Kakaibang lakas ang kanyang ipinaparanas on the side of Team Random. As of now, this might be a momentum shift para sa side ng PM. Pero Team Random, kailangan pa rin nila i-consider yung mga bagay na pwedeng mabalikan o mapalitan yung kanilang naging lead dahil napakalalim. NVA and the rest of the side of teams, Owen King, nakuha ng mga pick off, Aldrin, Revenge, ZYK na lang yung natitira. Unfortunately, napakahirap na ito para sa kanila, pero Aldrin, the KD machine na kanyang nakukuha, killing machine, ika nga ang ating pwedeng itawag sa kanya. Mm-mm. Headshot machine din, pwede mo idagdag dyan. So now, dahil sa heroics ni Aldrin, napa-equalize din yung numbers na gustong pumasok dito. Bridge, posibleng puntahan off the hotel push. And na, walking, trying to do this execute kung ready man sila. Okay, hotel, box, may tao sa site. Ay, walang tao sa site. Libreng-libre tong site na to. So kung nag-plan sila now, it is a very, very good time.
1 minute naman din yun sa oras. And ayan na nga, na found out nila na walang tao. Time to plant the bomb. Aldrin. Pero tingnan mo ang likod mo. Tama ka nga, pare ko eh. Si Aldrin, nahulog sa kamay ni Tens. Nahulog sa kamay ni Tens, pero revenge na lang yung natitira. Fortunately, napakahirap na ito na makuha yung clutch. So, Team Random, making sure na kailangan nating makuha itong win. Yung click na hindi tatama, pero I think revenge natin ito dahil si Tens pa rin naman ang makuha ng kill. Knowing, grabe yung nagiging effort on the side of Team Random. TM, Pacific Macta, turn around data ito. 5-1. Team Random leading right now with just absolutely just insane calls galing dun sa mid round. Ito ang sinasabi ko, pagdating sa mid round, dapat talaga sila mag-adjust. And ito na nga, nag-a-adjust na talaga sila. Aldrin, holding dito sa bridge. Wala siyang mahanap. So now, AWM holding here. Backing out. Nakatakas sa bridge. Atakas lang daw muna, pero syempre, kailangan nilang tandaan. Once umabot ulit ito ng 5-4 score para sa side ng Pacific Macta, they have a... meron silang potential na makambak pa rin to. Katulad nung nakita natin kanina, nung map number 1 sa Black Widow. So ngayon, ito naman natin, Tins, isa sa mga key players ngayon na nagpapakitang kilats, especially Eevee and Owen King. Napaka-effective overall na nakikita nating experience. And game gunfight on to the side of Team Random. Pero Pacific Macta, tignan natin how well they cut this rotation. Paano nila puputulin yung streak at yung galaw na kuponan ng Team Random. As of the moment, wala pa rin sila nagiging decision. Wala nga. Slow play lang daw, sabi ng Team Random. Pero si Revenge, ready, nag-hold dito gamit ng angle na yan. Nanonood dito. Muntik na. Pero it won't just push through. Ayan. Si Tins, nakalusot na dito sa spawn. Pwede pa siya makahanap ng mga kalaban. Pero Eevee ang nakahanap Revenge. Gamit ng sniper, nahulog niya si 4WD. Oh, may susunod din labanan. Spy, a bomb has been planted. C4, Ghost Kid, nakahanap. 2-on-3 situation. Aldrin, nakahanap. And there we go. Bumawi na din ang Pacific Macta. 5-2 na ngayon ang scoreline. And sinasabi nila, lima lang muna ang kukunin nyo. Tututuloy ba nila itong momentum na to? Or will Team Random just somehow make this theirs? Ayun nga eh. Ayun nga yung kailangan nating alamin. Pero as of now, 5-2-4, parang slow pace yung napapakita sa atin ng Team Random. Mm-mm. Or kumbaga, yung Pacific Macta naman ngayon, sila yung nag-ahabol pero hindi sila mahabol-habol. Ito na naman sila, Aldrin, Owen King, and Tins. Isa sa mga players ngayon na nag-show case ng kanilang mga talents. Kakaibang mga play style, pero definitely similar objective yung pinakakailangan nila is to win and to dominate up against the side of Pacific Macta. Ayan na nga. So, mid, in a hold ni Ghost Kid, holding it out, walang silang mahanap dyan. Pero ma-expect ba na sila na si Revenge na nandyan na nakapwesto for WD? Oo, alam niya na nakapwesto si Revenge dyan at nadali siya, pinarusahan siya. May tulong sana galing kay Justin, but Justin's too far. Wala siyang makuha na trade-off. Ngayon, Heroics ang kailangan natin makita galing kay NBA. Kailangan natin siya makita ang maging bayani. Pero ang bayani ay nahulog na din. Now, it's down to a 1-on-4, Justin. Mag-isa ka na lang. Okay. Ano magagawa mo against 4 members of Team Random? Kaya niya pa rin daw makahabol. Kaya niya pa rin maklutch low to. Ayun ang pinapatunayan ngayon ni Justin. Pero si Tins, nakinat niya ngayon yung rotation. Ang ganda. So definitely, itong rotation na to, ito yung pwedeng makasira, makakuha. Yeah. Pero siyempre, si Tins, nabasa, nalaman nila. A good call para dito sa side ng Team Random. 6-2 score, but still, isang round na lang to
ng pag-asa ng Pacific Macta para hindi mas mapalamang palalo ang side ng Team Random. Kasi once na mapalamang pa nila to, panigurado, this is gonna be a map win para sa side ng Team Random. Okay, Team Random has the possibility, tunnel, pinapaglabanan. Wala pa namang din NT ang nangyari dito. Revenge, naka-hold pa naman yan. So it's gonna come down to Ghost King if he ever lands this shot. Kung kaya, kaya. Flash grenade tinapon para pumasok dito sa B. And ayan na nga, tinapon. Making that space slowly but surely. Papunta na sa B. Revenge. Gamit ng kanyang pistol. Walang mahanap. 4WD. Isa. 5v4. And tuloy-tuloy na din. As Alvin. Isa pa. Ang nahanap niya dyan. Traded. Ang sabi niya. He calls it worth. 4-on-4. Post plant. Kailangan nila sumugod. Kailangan na nilang sumugod, the 4WD with a low HP. Pero Ghost Kid pa rin naman ang sasagot dito up against the side of Aldrin. They want for the plank, pero syempre, low HP lang rin naman yung natira para sa kanila. Pero there we go, headshot coming from the side of Ghost Kid. 7-2 score, changing the sides now. So parang, ang layo ng tatakin kung gusto mong makabawi ang side ng Pacific Macta. Pacific Macta, I'm not necessarily seeing big mistakes coming out from them. It's more of Team Random just taking advantage and at binabasa nila ang galawan ng Pacific Macta. Alam mong pinag-aralan nila to, itong matchup na to. So, very good on Team Random. Nagtapon na. Nagsisitapon na ng utility, denying information once again. Ito na yan. Malalaman na naman natin kung paano nga ba nila ito turn around itong laban. Pero syempre, Pacific Macta, first time siguro natin nakita na ganito yung score nila up against the side of Team Random. 7-2 score, panugurado. If they will turn around this one, magkakaroon talaga ng great story between these two teams. Kumbaga, mapapalitan na yung dating idol o malakas na team, napapalitan na isang team na malakas din, pero mas pinalakas palalo. Tinumba naman yung setup ng Team Random, kumuha siya ng parampader dyan sa mapang na yan. May linya na yan na bawal pasukin ng Pacific Macta. Ito yung nakakagulat. Kasi, usually Pacific Macta is on the opposite end of the situation. Ngayon, sila ang nabibiktima. And I'm pretty sure Aldrin trying to cross mid. Bumalik. Hold na lang siya dito sa doorway, sa tunnel. Hanap lang siya siguro siya ng isa. Pero may naglalurk. Then sa kabilang part ng mapa, revenge ang hanap siya ng isa kay Ghost Kid. Nanalo na siya. Finally din sa sniper battle na yan. Aldrin din. Revenge. Isa pa ang sabi niya. Bukas na bukas ang A site. Ito na. Papasok na din siya. Tints. And there we go. 2-on-4 situation. 2-on-4. Tints ngayon. Nakikipagbakbakan. Nagkakaalaman na kung makakuha nga ba nila ang 8-2 score or 7-3 ngayon yung pwedeng maging resulta for WD trying to go in, trying to back out na rin kahit papano up against the side of Justin. Nice. But right now, nagtago ko sa poste ngayon. Kailangan mo na lang dyan matulog at tumabi dahil now, side of the Pacific Macta, nakakabawi muli sila, 3-7 score, pero mahaba-haba pa rin naman yung kanilang kailangan na ipanalo in order for them to secure the sweep up against the side of Team Random or Team Random naman, syempre, gustoy nilang ma-push forward to into the map number 3. Apat pa din yung agwat eh. Medyo madami pa din eh. Team Random, tatlo na lang ang kailangan nila para pakunin tong mapang to against Pacific Macta eh. So, it is all up to Team Random. So far, maganda yung setup nila as of right now. Tatlong tao dito sa B, isang tao dito sa B, isang tao dito sa A. Sugal na naman ang ginagawa nila. Aldrin, naghahanap ng pitas dito sa ilalim. Wala siyang mahanap. Nag-back. Binibigay respeto siguro ang AWM. Pero ito, papunta na yung mga team niya. Ito na yun. Makikita na ulit natin yung pagdadaan nila dito sa may B-site. Dalawa lang kasi yung nagbabantay sa B-site. Kapalit. And dito pa rin naman si WD. 4WD. The side of
Ghost Kid, and especially si Tins na napaka-effective and efficient ng kanyang tutok ngayon. Ito na, dumadaan na sila sa hotel. After the flash, that will trigger the entry at tuloy-tuloy na din ang kanilang buhos. Ang talon, ilan ang makukuha ni Owen King sa mga dumadaan papuntang hotel? Wala! Kasi hindi siya nakatingin sa hotel. Nakatingin siya sa kahit saan. Ghost Kid, try to find for one. Wala! Hulog! Ang mga membro ng Random dito. Pero si Evie, mukhang gustong maging bayani. Trying to save it for their team right now. Pero ayan, Revenge and ZYK, Pacific Makta. 4, 3 na lang ang agwat muli ng Pacific Makta. Are they coming back here? Sinasabi ba nila? Posible. Simula lang kayo malakas, kami babalik. Posible. Posible talaga na kayo ang magsisimula, kami ang tatapos. Mm-hmm. Ayun, gusto nilang ibahagi sa ating lahat on the side of Pacific Makta, wherein Team Random, kailangan kayo nila magkaroon ng playstyle. Kasi kanina kaya nakakuha ng magandang round win yung Team Random because of Ghost Kid. Sabihin na natin si Ghost Kid, siya yung nakakuha ng mga crucial moment na kahit may smoke, nakakuha siya ng pick-off. Big impact yon and big contribution na rin yun kahit papano para mas mahirapan yung defending team na mag-rotate at aalamin kung saan tayo magbabantay ng site. Mm-mm. Yeah. And now, Makta, default pa lang. Wala pa rin talaga silang nahanap dito eh. Mm-hmm. Gusto siguro pitas. Saktong pitas-pitas lang. At wala silang space na nakakuha galing sa hotel. Wala din silang space na nakakuha dyan sa A-lobby. Mid lang daw ang gusto nilang kunin dito, off the flash and off the smoke. Siguro, ito na, execute na nito. But they make sure na walang tao na nakatago sa ibang corner. Oo. Ito yung lineup nila. Si Ghost Kid. Ghost Kid, nakalagpas kahit papano. Alam nila kung paano yung magiging transition, paano yung magiging adjustment. Kaya ini-smoke out niya yung way, kailangan ngayon nilang maghanap. Good pick-off coming from the side of Ghost Kid. Na-prolong niya, na-restain or na-sustain nila yung ganung kalaban on to this moment para dito sa side ng Pacific Makta. Team Random, what will be the plan? Napakaganda ng pag-pick-off dito, panigurado ni Aldrin at Revenge. So, Evie, pag nakuha siya ng isang kill dito, I think ito yung mapa para dito sa side of Team Random. But right now, they want to force this into this 5-7 score. Owen King ngayon, nag-aabang na lang. Hindi niya alam, nandito lang naman pala si ZYK sa may gilid. Revenge and the rest of the squad. Mission failed for the side of Team Random. Pacific Makta securing the 5th win para sa kanila dito sa round na ito. Bumawi na din ang Pacific Makta. After you get 7, so far, Random, wala pa silang panalo dito sa second half na to. Sige, mahigpit siya. Medyo malapit yung ilang rounds, pero Pacific Makta pa din ang nakakatapos na may panalo for those situations. Second half here, ano na pwede nilang gawin dito? Reform man lamang, naiiwan na naman sa base. Just default muli. 2-1-2. 2-1-2, definitely. The setup is gonna be the play para dito sa kanilang team. Pero once na mapunta at magulat dito ang Team Random, if they will push onto the A-site para sa side ng Pacific Makta, alam ko, Pacific Makta, maganda yung utility usage nila. Yes. In terms of the site. Totoo. Mas gugustuhin nilang kumuha tayo ng mga flashes. Gulatin natin yung mga players, pero kung ano yung gumagana kasi yun lang rin yung ini-spam nila. Trying to go and commit onto the mid part dito sa ating map. Get some information, slight information lamang ang makukuha. Pero dalawang players ngayon na naglalakad dito sa may tunnel area. Makikita natin Justin and the side of MBA with a 2K. Ito na nga ba si MBA na nagpapakilala sa atin? Pero syempre, may natitira pa rin naman para dito kay Revenge. Revenge has been nakakuha nga niya yung mga kill niya pero na-flush siya. So, indefinitely, rotation-wise, titignan natin ngayon. They want to go para dito kay Evie. Pero Evie, nakita niya, narinig niya yung timing. Yung timing para dito kay Evie. Tingin!
Tingnan ilan natin, ilan kaya ito? Umakyat siya. Ba? Umakyat siya, definitely. Pero tignan natin kung makukuha nga ba ni Revenge. Pero syempre, MBA and the rest of the squad, nice, na-pick off na siya. Nakuha na nga nila yung right answer. Pero syempre, they want to smoke it. ZYK. Ayaw na nilang bigyan pa ZYK to get that kill. Revenge with a low HP. Pero Ghost Kid, 1 HP na lang rin ang kailangan niyang takin. M4 yung kanyang pinulot. But unfortunately, si Revenge ang makakuha sana na kill. Pero ZYK with that kill. 6-7 score. Malapit na muli ang nagiging laban natin. Dikit na muli. Makta. Hindi nila pinapalipas to. Nakakita natin si Revenge. Nakahanap niya yung mga pitas na kailangan niyang kunin. Alden then Justin. MBA. Nagigising na. Agresibong push ang pinapakita dito sa side ng random. Gumana. Naka-double kill tong si Owen King na bigla ang Pacific Makta. Hindi nila alam ni Aldrin na nandyan na pala si Ghost Kid caught with his pants down. Grabe. Revenge ZYK 4 versus 2. Ewan ko na lang kung makaklatch pa kaya nila to pag nabago at naiba yung gantong transition ng ating laban. Panigurado, ZYK with a huge kill. Ghost Kid, mukhang tutumba. Mukhang eto na nga ba yung magiging tie ball game. 7-6 score. Revenge, ZYK. Masyadong complete pa rin yung kanilang buhay. Pero si Owen King with that AK. Tignan natin ngayon, or M4 na meron siya. Tignan natin, they will go in to the tunnel. Crossfire lamang yung kailangan nilang gawin kung ako dito sa side of Pacific Makta. Pero tama dapat yung timing kasi once na mali yan, eh panigurado, makakakuha sila ng kill katulad dito si Tins and ZYK with a huge play. 4 versus 2 clutch, 7-7 ngayon yung ating score. Ito yung masasabi natin, pagdating nga sa mid-round calls, Team Random talaga nakakaiba. Ibang-iba, kahit dalawa sila, they still find a way to execute something like that. Si ZYK nga, di na nga kailangan si Justin na nakatago dun sa site. Oo. Mag-isa lang siya dun nag-hold nung sa post plant at nahanap pa din niya yung kailangan niyang kunin. Maganda din yung rotations na ginagawa nila dun. Papunta dun sa B-site, nagkaroon sila ng tiwala sa isa't isa. Sabi nila, okay, pasok ako dito, pasok ako dyan, and boom, free B-site. Bigla na lang nila nakuha, suddenly, somehow, but they were able to get that control. Again, at least for the side of Pacific Makta, bumabalik na naman sila dito sa default setup na to. Team Random has the potential to aggress, pero hindi na naman nila ginawa off that play. Mm-hmm. Okay, Revenge, holding dito, potentially makahanap siya ng isa for WD, nakatambay dito sa taas. Ito na yan. Diba? Yung pagkakataon ngayon ni Revenge na makabawi. Kumbaga, bagay sa kanya yung pangalan niya to take revenge up against the side of Team Random. Yung kanilang pinaranas, yung kanilang nadanas dito sa ating laban. 7-7 score, I think they will push forward dito sa may A-side. And up pa rin naman yung flash grenade nila. And I think gagamitin na ngayon nila ito dahil mag-iingat-ingat sila. Oop! Mali yung paggamit ng utility dun. Medyo nasayang yun kahit papano. Pero right now, I think they will commit onto the side kahit pumama yung mga flashes. 4WD, MBA, ZYK, Bulag. At nakuha pa ng enough kill. Ito yung pinakakailangan ng crucial fight. Andito pa rin naman si Owen King, Ghost Kid, and Tins on the side of RDM. Pero na-smoke out nila yung backside. No entryway or else. Para dito sa side ng Team Random, mahihirapan sila. Yung mga grenades ay binabato pa rin. Lahat ng utility, sinispam yung smoke. Tins ngayon papasok. Go or die set. What? Off. Ghost Kid taking it down. No! With a clutch. 8-7 score. Grabe ang pinakita nila, Team Random. Wala akong makita dyan. Nahanap pa ni Tins dyan lahat ng kills na yan. My goodness, Team Random. Nagpapakita din nila kung bakit sila ay nandito sa slot nila. They were second place for a reason. And Pacific Makta now is in a dangerous situation. Isa na lang ang kailangan ng Team Random. Tapos mapupunta na dito sa map point. Maganda sana yung idea na nakuha ng Pacific Makta. Mag-ingay si ZYK sa ibang parte ng mapa para magstay lang dun ang mga rotate at madelay yung retake. But still, somehow, Random
panalo sila dun sa retake situation na yan. Kahit di sila na, kahit di nila nakikita kung nasa na mga member ng MACTA. Kakaiba nga eh. Yung kakaiba. Instinct nila, I think, pag common spot na talaga siya, pag high level of gameplay, common na talaga eh. Pero Owen King with a low HP right now, alam natin na magkakaroon siya ng play safe na muna. Huwag na natin niya nayahan na makuha pa natin. Pero syempre si Teens, especially Teens, 1/4 na rin yung nabawasan sa kanya. A huge advantage kahit paano, sabihin na natin, on the side of Pacific MACTA. Kasi ilang bullets na lang yung tatama dito kay Teens, eh panigurado, babagsak pa rin siya. And Owen King, isang pagdaplis lang kahit saan parte ng kanyang katawan, eh panigurado, eh makukuha na rin naman siya. Makikita natin dyan si Owen King gumawa ng switch, no? Nung na low HP na siya, sabi niya, akin na itong sniper na to para mas magandang gamitin. So ngayon, makita natin, it is Ghost Kid na may rifle. Owen King ang may hawak ng sniper. At alam ko si Owen King, tumatama siya ng sniper shots. Kahit ano masasabi mo dyan, flashbang, tinapon, ito na, gusto atin na mag-execute, papasok ng ZYK. Medyo delayed. Pero right ayan now, na. V will fall down. Smoke will be used para dito sa may backside para ma-deny yung rotation. Nandito pa rin naman si Aldrin with a cat. Talagang ayaw na nilang paawakan pa. Isa Owen pa. King, Ghost Kid. Kamusta they na? Want more. They want more para dito sa time ng Team Random. 1 HP na lang si Owen King. Napakahirap na ito. Kahit sabihin napakahirap. Mo, ano ka sniper ka? Kalaban mo apat or lima ngayon. On to this one. Imposible talaga. Na makakuha at hindi ka madaplisan ng barra dito. And now, tayo pa rin yung laban. I think this is gonna be 8 OT para dito sa ating series. Pwede tayo pumunta ng OT. It's going to be crazy itong mapang to. And then, baka mapunta pa tayo sa map 3. That would be even more insane. Tapon, Granada, Ghosted, nahulog sa kamay ni Revenge. Nanalo si Revenge dyan sa sniper battle 1-on-1. There we go. Tamang-tamang shot lang. A-site, bukas na bukas para sa side ng Team Random. Wala. It's open. Pacific MACTA, kung gusto nila pumunta sa A, libreng-libre. So, may onting sugal ang ginawa dito ng Team Random. Apat ang nag-stuck dito sa B. Ito, pag pumunta dito ang Pacific MACTA sa B, at least ready yung Team Random. Pero pag A, talong-talo sila dun sa 50-50 na sugal na ginawa nila dito. So, if this is their call, they need to double down and they need to hold it in. Pero mukhang agresibo na sila dito sa mid. At nahuli sila ni Aldrin. Patuloy-tuloy na din tong Terminator na to. Nakahanap pa ng isa ba? Owen King, isa. 4WD, at least nahanap si ZYK. Pero yun lang ang makakuha nila. There goes the picture. Alam na ng Pacific MACTA kung nasan na ang mga miyembro ng Random. Plant na daw natin to sa A and let us play this post-plant. Mukhang mahirap ata yun, no? Para ka side ni Owen King. Pero syempre, naniniwala pa rin sila. The side of Team Random, hindi posible lahat ng nangyayari para sa ating koponan. 25 seconds in, enough yung flash grenade. Pero tignan natin kung ma-spray down nga ba ulit nila yung mga spot na napaka-crucial para dito sa dalawang koponan. 15 seconds, enough yung time. 4WD, MBA ngayon yung tumumba. Kalaban ngayon nila yung apat. Isa na lang yung natitira at I think Bro, so enough. Yung time, 9-8 score ngayon para side ng Team Random. Masasabi mo ba sa akin, yung Team Random, papanalunan nila tong round na to in order to make the comeback? Ibang klase yun, ha? Ibang klase. Mm-hmm. They ibang might klase. Win this map right here or mapupunta ba sila sa OT? Grabe yan! Okay, Pacific MACTA. In a very, very dangerous situation. Napakatinda dito. 8-9 ang score. 2 minutes on the clock. Pacific MACTA need to just find the pitas that they need to. Or just... It's insane right now. Team Random, potentially. Mapunta pa tayo sa map 3. Kaya nga, ito yung pinaka matinding laban eh. Parang halos na ating nakikita. It's either mag-OT o ma-force out to.
ng map number 3. Ayun yung common lagi natin nakikita na transition onto this day number 1. Alam ko, ready lahat sila, pero okay. 4WD will fall down sa kamay ni Justin. Kailangan ngayon i-take slow yung mga pacing na meron ngayon ang side ng Pacific Macta. Yes lamang sila, pero once na makakuha ngayon dito etong si Owen King, siya yung nagdala talaga nung round na iyon para makuha nila etong match point. And GYK, medyo nagkakaroon na yun ng struggle. Paano makakuha pa ng magandang pagkat? GYK and EV, medyo nakakuha siya ng shot dun. Pero syempre, si Tins ngayon, wow, yung kanyang nahulog. Napatumba. EV ngayon, onto the A-site. Napakahirap na ito. Pero no! EV, with a 2K, getting this 3 versus 2. Napaka-explosive talaga nito ni EV. Hindi, muntik pa ma-hold yun ni Evie. Nakikita ko sa mapa, lahat ng membro ng Pacific Macta ay papunta na kay Evie. Iniisip ko, patay na to si Evie. Pero dalawa pa ang nakuha niya. Doable na din tong retake na to. Nakita natin to, Ghost Kid tsaka Owen King. Pwede sila mag-retake. Nagawa nila last round. Gagawin ba nila nito ulit? Makita na natin yung ulit pagpasok nila, pero siyempre tingnan natin si MBA. No! Tutumba! Oh and my now, God! Owen King and revenge with a OT. At eto na nga tayo sa overtime for this match. Ooh. Pacific Macta and the side of Team Random. Ibang klase yung kanilang nagiging laban ngayon. My goodness, Team Random. Santo galing. I did not seen this Team Random look this good until now. Natutuwa ako kasi totoo lang, this is one of my favorite teams, and now pinapakita nila na kayang-kaya nila tumbahin ang number one team dito sa Pilipinas. Kaya ba nila talaga? Will it just be an upset? Will it not be? I know. Di rin natin alam. Wala. Di ko din talaga alam. Sa mga nanonood dyan, napaka all out nung kanilang nagiging performance onto the side of both teams. The side of Team Random, yes, grabe yung pag-excel nila. Kung saan hindi nakagano nakakasabay. Ang puponan dito ng the side of Pacific Macta. And Pacific Macta naman, yes, parang nagkakaroon sila ng struggle. Paano nila kaya katatapusin ito? Paano kaya makakabawi? Pero sa tingin mo ba, ano pa yung kailangan na gawin dito on to this point para sa side ng Team Random? Ito, masasabi ko. Pag-switch ng side dito sa Global Risk, kailangan nila kumuha ng ilang rounds, kahit isa o dalawa. Pag dalawa, good na yun sa kanila. Kasi medyo blacklist-sided na nakikita natin dito sa mapang to. At least for this match. Which is weird. Kasi usually, Global Risk-sided itong mapa to. Pero hindi. Blacklist for some reason is the play. So, ito ang masasabi ko. Pacific Macta, they performed a huge comeback. But Team Random, suddenly, they're pulling out these clutches na napaka-imposible. Through the smoke, di mo sila makita, natamaan nila. So, I don't know. Di ko alam. Siguro, it comes to timing, it comes to luck, it comes to just everything you have right now. Yeah. Ipalabas mo na. Kailangan na nilang ilabas lahat ng tinatago nilang lakas. Team Random trying to go and crawl up to force this into the map number 3. Overtime ngayon tayo for this third time para sa gabi na ito sa ating lahat na nanonood dyan at nakikinig sa ating broadcast. This might be a good time para makita nila yung mga suporta nyo sa side ng Team Random and Pacific Macta. Kamunti ka na nga sila nagkabigayan, pero I think mas magiging play safe yung side ng both teams. Pero syempre, si Aldrin, it is what it is. Ako to, itutuloy ko lang kung ano yung kaya kong ibigay sa aking team. Aldrin, okay. Magandang start yan para sa team ng Pacific Macta. Dapat ituloy-tuloy na nito. They are able to play with this man advantage. It will be huge. Malaking-malaki. MVA, nakabantay dito sa mid-area. Nakatingin sa window at na-crossfire niya kasama si Aldrin. Hulog si Aldrin. Perfect yung patting na ginawa ng Team Random. Bulaga, sabi ni MBA. Galing ako sa likod. Lalabanan ko kayong lahat. Hulog kayong lahat dyan. Dalawa pa ang nakuha niya. Now, it is down 2
two people, one person. Owen King. Last one alive, nahulog na din siya sa kamay ni Revenge. Pacific Makta, ang unang makakuha ng round dito sa overtime natin. Ayun yung pinakamagandang impact coming from the side of Pacific Makta. Yes, nagkakaroon sila ng struggle nung sila yung dumidepensa kanina. Ngayon na sila yung dumidepensa onto the overtime, iba yung mindset nila. Hindi gumagana yung takeoff coming from the side of Ghost Kid. Sabihin na natin, pag may smoke, si Ghost Kid agad yung aasahan mo makakuha ng takeoff. Pero ngayon, na makikita naman natin na nagkakaroon ng back and forth gameplay. Pero definitely, one team lang, yung isang or isang team lang talaga yung mananalo dito sa ating overtime. Race to 13 score. Tignan natin, 3 rounds na lang na kailangan mapanalo dito ng Pacific Makta to finish this out. Mm-hmm. Okay, Aldrin, agresibong position naman ngayon. For the first time, nakita ko Pacific Makta, napaka-agresibo ang kanilang setup. Tatlo ang nasa leak. Uy! Nakita mo! Ba't di mo pinatay? Nakita mo yung ulo. Nakita mo na yung crosshair mo na nandun na sa ulo niya. Ba't di ka na lang nag-click? Hindi rin natin alam. Kumbaga, trigger discipline sana yung kanyang gagawin. Pero mas naging pabor pa to. No! With a headshot. 4WD na lang yung natitira. 1/4 yung nabawasan sa kanya. Flash ay gagamitin na. Flash grenade. Mukhang mabubulag siya. Makikita na nga ba natin yung katotohanan? Kailangan revenge ng ace. Nag-audition nata. Makaka-ace kaya. Wala pa tayong nakikitang ace sa araw na ito. 4K lamang yung pinaka-maximum no. hit. And now, no way. Masyado atang mabilis. At mukhang greedy enough ang side ng Pacific Makta na pasukin at mag-audition sa kamay ngayon ni 4WD. Pero ngayon, pag na-plant yung bomba, posibleng ang retake position nice. Or retake play ng Pacific Makta, eh sabay-sabay silang pumasok. Ayan na nga, Aldrin, galing sa hotel. Gusto niya pumasok, tagtapon ng utility flashbang. Naipit dito si 4WD! Hindi! Hindi! Bawal to! One on one against Aldrin! Si Aldrin ang nanalo dyan. Muntik pa! Oh! Chill, chill, chill. Aldrin, nagpapakita ng galit. Chill lang, so, idol. Ibang klase. Whoa, yung intense okay. fight dito ng dalawang team. Pacific Makta. Kala natin, the side of Team Random, makukuha na sana dun ni 4WD. Pero yung grenade pick-off or yung kanyang grenade lineup, eh na-damage ngayon. Yung ibang players ngayon, katulad dito, Wen, King, Aldrin, ZYK, nag-iingay na naman. This might be the end para dito sa Team Random. Pipick pa sana dito Revenge! Si Revenge! Pero napakabilis ng kanyang reposition and re-scope dun sa pick-up na yon. Owen King, tignan natin kung makakuha nga ba siya na clutch. Posible, pero ayun, Revenge ang nakahanap ng isang pitas dyan, map point na po ang Pacific Makta. Magsiswitch sides po last ang one. Dalawang team na to. Last one na lang ang Pacific Makta. Makakapag-comeback pa ba ang Team Random? Napakita natin, nagpakita sila na kaya nila. They have the individual skill to do so. Si 4WD, si Owen King, lahat na din sila. Si Ghost Kid, lahat na. Kakaiba eh. Kaya nila. Iba yung klase. Sabihin na natin, nakita nga natin yung binaril yung katawan. Oo. Kala natin, 4WD with that clutch para at least mahabol nila yung panalo na yon. Na napukpok ngayon sila, napako sila ngayon sa 9 na score nila. Napakahirap to. 12-9. Ewan ko na lang kung mahabol pa to ng Team Random. Ibang klase yung performance na pwede nilang ipakita ngayon. Pero syempre, alam naman natin, attacking ngayon or sila yung aatake sa depensa na pwedeng ibigay. Diba? Mas maganda yung atake nila last time. Yeah, so, definitely. So, it's definitely doable. Team Random, isang miraglo. Pakita nyo sa amin kung kaya nyong talunin ang Pacific Makta. Sige lang, go lang. And ito na nga, ang sagot is not aggression. Galing sa side ng Team Random, naparusahan sila. Dalawang nahulog. Tins, taking damage din. Sa mid, against Aldrin, tumakbo na. Ito na. Nagpaligtas na. Owen King, 4WD. Kala nila sa A-side kasi
commonly talaga sa B-site yung magiging plano ayun ng kupunan ng Pacific Macta. This might be a good one na opportunity na pwedeng pasukin nila, and bad timing ngayon ang pagbabasa o pag gagawa ng kanilang assignment. Kung ikaw ang kupunan ngayon ng Team Random, mali yung timing, pero tignan natin, kinakat ngayon yung rotation coming from the side of teens. Big impact to pag na-pull up sila ng 2K coming from the side of Team Random. Right now, the C4 will be planted dito okay sa may B-side. Pero oh, syempre, Aldrin, ito na to. Ramdam na ramdam niya na yung momentum. Owen King, 4WD, big crucial moment para sa kanilang kupunan, para mas mapahaba pa. Pero si Revenge, tapusin na natin to. Huwag na natin patagalin pa. Si Justin ang nakita, and Pacific Macta with a win dito sa ating overtime. I mean, panalo ang Pacific Macta, pero hindi natin pwede kalimutan. Oh, ang effort nila, effort ng Team overall, Random. Overall, yung pinakita nila, ibang klaseng Team Random yung ating nakita ngayon. Ibang klase. Sobrang dikit na kung saan, kahit tutusin, kung di yung Pacific Macta, pinahihapan sila. Naramdaman yung pressure, kumbaga. Oo, so ibig sabihin dito, Pacific Macta now feels the pressure from Team Random. Kasi dati, nung naglalaro sila, Pacific Macta pa, simple lang, easy lang. Pero after that, they have to be like, okay, ibang level na tong Team Random na to. They have gotten that experience. Lumakas na sila. And makita mo talaga, strong contender sila dito pagdating dito sa buong tournament na to. Sige, natalo lang sila ngayon. Pwede pa sila mag-bounce back. Yes, pwede sir pa sila pumunta sa finals. And who knows, di ba? Baka may, ano, baka may posibilidad na mag-upset ulit itong Team Random na to. Pero grabe, Pacific Macta pa din. We can't, lose anything from them. Malakas talaga ang pinapakita nila. And the fundamentals that they show is very strong. Kaya, kahit ganong kalakas ang laban galing sa kay Team Random, Pacific Macta pa din ang panalo kasi they're just that good. Yeah, definitely. They're just that good. Ayun yung pinakita nila, the mentality, hindi sila sumuko hanggang sa huli. Walang posible sa mga posible talagang opportunity on the side of Pacific Macta. Lahat ng ating napanood ngayon, napakaganda nung bahagi nila sa atin. Yes, this is gonna be the day one. Day 1 pa lang to, paano pa kaya yung mga susunod na araw, mga weeks na ating pwedeng makita with the other teams? Hindi pa nagpapakilala, hindi pa natin nakikita kung paano maglaro dito sa ating liga yung ibang teams. So definitely, 6 teams pa lang yung inyong nakita. Paano pa kaya yung mga susunod na laban bukas? May dalawa pa nga, hindi pa tayo nakakita. Tapos may mga matchups na hindi pa natin nakikita, di ba? Interesting yun. SDJ versus Team Random. Oh, di ba? Ibang klase yun. So please watch out for that talaga. It's going to be just a more and more action. But with, my goodness. Ang dami talaga nangyari. Tingnan natin itong highlights sa to. It looked like, sa simula, Random may laban talaga. Parang mukhang Random, kind of a dominating fashion sila nakakuha dito ng mga, unang rounds. Owen King, Strokes of Genius, Ghost Kid, naka-pistol. Naka-AWM, tumatama. After that, Pacific Macta, patuloy-tuloy na nito. Sabi daw nila, hanggang 7 lang. Pero at one point, naging 8 para sa tide ng Team Random. Naging 9-9. Yeah, naging 6-7. Yeah, 6-7. 6-8. Grabe yung kanilang kin-roll up. Yung kanilang passion dito sa laro na to. Especially this both teams. Sabi mo nga kanina, nakita look natin sila. Ito yung pinakamagandang retake sa lahat eh. Nabulag tayo, nagulat tayo. Bakit nababaril nila through the smoke na no information? That's a big IQ play coming from the side of Team Random. Pero especially, Aldrin popping off on the second half of the game. Yep. Especially dun sa OT. Ibang klase. Ibang klaseng Aldrin yung ating nakita doon. Ibang klaseng Pacific Macta ang nakita natin doon. And Aldrin, of all people, I agree with you there. So, ito na nga. Patuloy-tuloy na nga din to eh. After this, 4WD, muntik pa makapag 1v5 ace. Ayun, oh. Revenge! That was, grabe yun, no? Isang,
isang shot and then a quick scope, ang tinde. And tingnan mo ba naman yan? Effort is very, very high for the side of Team Random. They can show us that gods can bleed. Pero Pacific Macta pa din ang number one team dito sa Pilipinas. Definitely. Ang tinde. Talagang grabe yung kanilang pinakitang performance on to this group stage. Group A to on the side of Pacific Macta and Team Random. Pero syempre, isang group B pa lang na team yung ating nakita kanina on to the side of Execration and ACXMJ. Napakaganda throughout this day. Napakadami nating nakita na highlights, kakaibang wow factor. Individually, yung skill level nila is mas napaganda palalo. Mas napahenhance pa nila yung kanilang individual. And syempre, yung team chemistry nila, ibang klase. Ibang quality klase talaga. But yeah, grabe. The games that we seen here, definitely masasabi ko nag-level up na din talaga tayo dito sa country na to. If ever tumaas pa yung level of quality of competition natin dito, pwede tayong lumaban against the other countries. China, kagaya ng AEG or Baisha, kaya natin labanan yan. And we can get more and more experience and we can become a better and better region. So, with that being said, the Philippines has definitely leveled up. Sa mga nanonood dyan, this is a new level for all of the teams. And I am very impressed of what I've seen. Excited na lang ako makita kung ano mangyayari ng dito sa buong tournament na to hanggang finals. Ay nako, grabe. Talaga excited tayong lahat na makita at masaksihan yung pag-grow ng mga players on to this group stage. Alam grow natin, yes, top 8 na lang yung nakapasok. Deserve nila yung spot na to. Totoo. Pinagpagura nila, nag-pay off lahat ng kanilang naging pagod. And yung passion nila sa game is talagang nandito. Ramdam na ramdam mo yung fighting spirit nila. Na grabe talaga yung naging laban natin simula nung series 1, yes, up to this final series ng Pacific Macta and Team Random. Quality performance quality throughout performance this series. As in, quality talaga. It's very enjoyable din, panoorin. Entertaining talaga siya. Kahit two sets lang to, entertaining talaga eh. Kasi di mo talaga maisipan, Team Random, ganito ka layo pumuntahan. Uh-oh. Kaya, ang ganda talaga. And with that being said, no, ang dami dyan nanonood. Salamat sa pagnood nyo dyan. And ito, I want to give a message lang ha. May giveaway din tayo dito. Ayan. Oo. May giveaway kasi tayo. Kasi yung balita ko, yung mapapalanunan dito sa giveaway na to. Oo. Is may cup ka. Yun. May t-shirt. Ay nako. Ano may pa? Mousepad. Mousepad. Ano ba? Echo bag. Oo. CF. Lahat yun. CFS. Wow. Merch. Kaya stay tuned kayo dyan, and especially yung parang grand prize natin dito, yung ticket. Ano ba yung klaseng ticket na yun? Ito yung ticket na yan. So, sa top 4 natin itong na-teams na makakwalify dito, may event po tayo, LAN event, na pwede nyo puntahan, pwede nyo panoorin for yourself. Nandyan yung mga teams, yung mga players, yung mga coaches, yung mga... Ako, nandyan ako. Siya din, baka nandyan din siya. Yung production team na nandyan sa likod, nandun din. So, it is a LAN event. It is going to be the top 4 teams hanggang Grand Finals na po yan. And it's going to be held here dito sa Manila. Di ko pa sure yung location. I have my thoughts, pero hindi ko pa sure. So, with that being said, it is a big event. Pwede ka manood. Paano ka manood? You need the ticket. And that's where the pero, giveaway syempre, comes in. Pero, syempre, paano nga ba sila makaka-qualify sa ticket? Paano nga ba nila malalaman rin yung susunod na venue or yung magiging future venue? Maganda. Ano ba yung requirements? Ito ang gawin nyo. May post dito that says CFS Fall Season PH 2023 giveaway. Yun, event. Giveaway event. Basically, giveaway event. Makikita nyo dyan pag-scroll nyo dito sa Facebook page natin, no? Crossfire Philippines. So, pag nakita nyo itong post na ito, i-like nyo siya, mag-comment kayo, i-share nyo yan. And then after that, you have to make sure na nila-like nyo at pina-follow nyo yung Crossfire Philippines page. Ganun lang kasimple. Just like and follow the page and share the share the post and like the post then. And then after that, qualified ka na. Talagang pwede ka qualified manalo. Ka na.
Alam mo yung feeling na ikaw yung nanalo, hindi lang yung ticket yung napalalunan mo, nanalo ka rin ng different merch. Yun, especially pag nanalo ka ng ticket, panigurado, may picture ka na sa idol mo, makakasama mo pa yung mga friends mo na nanalo din. So, napakadaming opportunity. Ama. And maganda ito on the side of the community na rin. Yes, na nagkakilala yung mga players, yung mga dati mong nakilala lang through online. Mm-mm. Pwede mo silang makita doon. Pwede mo rin silang makasama, makalaro, everything. Ang daming activities, panigurado yan. Hatid sa inyo ng Crossfire. And definitely, a huge opportunity yan para makita rin yun yung mali nyo, mas scout rin kayo ng ibang teams. Dahil may open play dun. Open nga yung play, open na yung mga PC. Ang daming mga pagkain na mabubusog kayo. Hindi lamang busog sa panonood ng ating mga magiging laban kung sino nga ba yung top 4 teams na makakapasok. Especially, ang dami pa nating pwedeng baon sa inyo ng Crossfire. Hindi pa natin alam, malay nyo, may mga iba pang giveaways na pwede nyo makunan. Tama. Malay ko. Pero ito, so kung sa tingin nyo wala kayong chance manalo dito sa giveaway, mali kayo. Kasi 100 tickets po ang ibibigay natin dito sa giveaway na to. So just please, punta kayo sa post, i-share nyo na, i-like nyo na, i-comment nyo na, and then just like and follow the Facebook page. Tapos goods ka na. After that, kahit wala kala ka nang gawin, malay mo, di ba? Panalo ka na. And that's a big, big thing. Kasi di mo na kailangan magbayad ng ticket. Goods ka na dyan. And, with that, it's a... this... grabe. Ako, pagod na talaga, Aaron. Ikaw ba? Ako din. Grabe yung pagod. Hindi lang sa pagod dito sa ating broadcast. Kumbaga, nakakapagod rin mapanood yung mga players natin na grabe yung ano eh. May tibok puso. Explosive na. Yung parang, nagkakas lang tayo, pero nakikita mo yung intense. Kahit hindi ko yung naglalaro, napaka-intense yun, napaka-hype talaga. Napaka-hype. Yung feeling na, okay, ganito pala yung feeling na ganito yung crucial moment, 1v1, nakakita nga tayo ng 4v2, na yung 2 players pa yung nakakuha ng clutch. Oh, muntik pa diba? 1v5, diba? Muntikan pa talaga. Ang daming mga nakita tayong mga kala natin na hindi kaya, pero kaya naman pala. Talagang binigla tayong lahat. And looking at the stats dito sa Group A, Pacific Macta, win-loss standing, a 1-0 nga dito sa ating standing. And currently kasi yung mga rounds nila, dun magbe-base yun with that 2-3 para dito sa side ng Pacific Macta. SCGA Reborn 1-0-1-6 with that standing. Gaon Gaming with a 0-1, negative 1, and negative 6 with its standing. And Team Random naman, 0-1, negative 2, and negative 3. Ito, pag nagtataka kayo, ba't mas mataas ang Pacific Macta dito? Kasi ang Pacific Macta, wala silang natalo na map. Uh-oh. SGJ, na may natalo silang isang mapa. Uh-oh. Ikumpara mo. So, Gaon Gaming, kaya din sila third place kasi they were able to win one map. Kahit natalo sila sa set, mas mataas sila kasi nakapanalo sila sa map. And Team Random, walang mapa na pinalanong. Oh, yun yung mahirap doon. Kumbaga, importante pa rin sa isang series na makanalo ka ng isang map para magbigay rin ng magandang advantage yun sa inyong standing. And on to the Group B naman, hindi pa naman natin nakikita yung dalawang teams dito, the Metacore and the Hydra Pro team. Pero Execration on the top spot na nakita natin yung magandang sweep again sa side of ACXMJ. Maganda yung stats nila, 1-0, 2 sets of win, 2 rounds naman yung kanilang naipanalo. And ACXMJ naman, 0-1, negative 2, and negative 2 rin naman dun sa kanilang rounds. Bukas makita natin ano yung pinapakita ng Team of Metacore and Hydra Pro Team. Sa totoo lang, may laban naman to talaga tong dalawang teams. Hydra Pro Team, alam ko top 4 sila last season. So, they have the potential to go all the way. Metacore, they are, di naman, I wouldn't say relatively new, pero dito sa mismong buong competition na to, sa buong tournament, feeling ko first time nila lumaban in at least for this season. Yeah. So, ito, makita natin yung schedule natin bukas. Ito yung mga labanan, yung makbaka natin dito. ACXMJ versus Metacore. Yan, Team Random versus Gaon Gaming. And Hydra Pro Team versus Execration. Alam ko nandito ka bukas, Aaron, di ba? Panigurado yan. Lista mo na yan. May kita muli ako bukas for tomorrow's match. Hindi lamang yung mga ibang teams
na inaabangan nyo. Pero syempre, may bago rin tayo makakasama. Pero syempre, again, napakaganda talaga netong naging laban. And especially, yung aabangan nyo yung mga teams bukas, parugrado, isa dito ay magbibigay na naman ng magandang impact and motivation bilang isang crossbar player sa inyong lahat. And again, dito nga tayo nagbibigayan ng mga information and advices rin sa mga kuponan natin on to this day number 1. Bukas, day number 2, magkikita ulit tayo. Pero syempre, kami ulit ang inyong nakasama, Aaron and R2G, on to the CFS PH Masters Fall 2023. See you guys bukas. See you guys soon.